Guys. Hello, mga kanakay. Ayun. Kami ni Bagot ngayon ang nagtitinda ngayon dito sa palengke. Wala yung kasama namin eh. May lagnat siya. Kaya kami na ang nagtinda, mga kalakay. Masawa lang natin yung manok. Ayun, nakaluto na kami ng chicken, ah, naka-display na. Oh. Ay, nabili na kaya mga suki. Magandang araw sa ating lahat, mga kalakay. Isang makulimlim na umaga po sa ating lahat. Salamat, at medyo huminto-hinto yung mga ulan kasi talagang halos tatlong linggong diretso ang ulan dito sa aming probinsya. Buti na nga ay nakita na yung palaya, no? Dati yan ay punong-puno ng tubig yan. Talagang lampas sa palay yung ulan. Buti at hindi nasira. Ngayon ay pag-uusapan naman natin yung ating negosyo, mga kalakay. So paano ba tayo nagmamanage ng ating negosyo? Kung tayo ay nagsisimula at halimbawa ay nakapag simula na tayo ng negosyo, at least ay isa, ano, yung sinimulan natin ay kailangan isang outlet muna para mapag-aralan muna natin yung talagang tamang pagmamanage bago natin i-apply yung tinatawag na leverage o yung pagpaparami ng outlet. Kasi meron akong mga nakikita na nang gaya sa akin, halimbawa dito sa amin, ay diretso na marami silang outlet kaagad. Hindi man lang nasubukan na magtinda muna ng isang outlet, ano? Kasi siguro ay nainganyo sa atin at talagang ginaya tayo. Halos mas marami na silang outlet. Pero ang nakikita kong kamalian nila ay ganito. Yung outlet, halimbawa, kapag mayroon kang halimbawa limang outlet, ngayon, eh kung hindi naman diretso yung pagtitinda ng limang outlet na yun, halimbawa yung isang outlet ay sa isang linggo ay apat na beses lang nagtinda, yung isa ay tatlong beses lang nagtinda sa isang linggo, eh useless, mga kalakay, useless kapag kamarami kang outlet na hindi naman diretso yung pagtitinda. Ayun ang kamalian ng iba. Pero ewan ko lang kung paano sila nakakasurvive kasi mayroon na akong karanasan na sumabay sa akin. Mayroon nga dyan mga kaibigan pa na talagang kinumpetensya tayo, talagang ginaya tayo, pero ngayon ay wala na sila. So marami pa rin talagang nanggagaya dyan. Wala namang masama, eh ganyan talaga ang buhay. Gusto nating mabuhay, di kung meron tayong pwedeng gayahin na maganda, eh di ganun talaga. Lalo na sa business, talagang gayahan. Gaya-gaya, puto maya, o, diba? So, ganun lang talaga. Kaya useless yung marami kang outlet at hindi naman diretso yung pagtitinda. Eh, wala. Sayang yung, kasi yung araw-araw,
na sa isang pwesto ay meron kang gastos dyan, yung fixed cost na tinatawag, yung bayad sa pwesto, bayad sa permit, mga ganyan, kasi umaandar yan kahit hindi ka magtinda, ay umaandar yung mga yan. Kaya kung meron kang pwesto na lima at hindi naman diretso yung pagtitinda mo, ay wala rin, mga kalakay. So mas maganda na yung kaunti lang yung pwesto mo, halimbawa ay isa or dalawa, basta diretso yung pagtitinda, ayun ang siguradong may mag-i-improve yung negosyo mo, at siguradong lalakas at siguradong may kikitain ka. Kaysa naman maraming pwesto, mamaya hindi mo nabigyan ng tao yung mga pwesto mo, ay wala rin silbi, mga kalakay. Kapag marami kang outlet kasi, mga kalakay, ay kailangan na yung tinatawag na sistema. Kailangan mayroon kang sistema na pinatutupad sa iyong negosyo. Halimbawa yung paghawak ng iyong tao. Kung marami kang pwesto, siyempre marami kang tao. Ngayon kung hindi mo kaya na hawakan yung mga tao, eh ganun nga ang mangyayari. Mamaya yung isang tao mo ay absent ng absent. O di kaya naman ay wala kang mailalagay na tao. So kailangan ng paghawak ng tao. Kailangan ay mayroon ka talagang sistemang sinusunod. Ganon din sa pagtrato sa mga stocks natin. Kung marami kang pwesto, ay talagang aayusin mo yon, yung pag-i-stock ng ating mga produkto, yung mga supply natin, yung mga ingredients natin, ganyan. So kailangan kailangan mayroong sistema yan. Eh paano makapagtitinda rin yung tao kahit mayroon kang tao kung wala namang stock, walang mga supply, oh, di ba? So kailangan talaga ng sistema. Kailangan naka-intact yung stock mo, ano? Hindi yung marami kang ang outlet, eh kulang naman yung stock mo. Halimbawa yung sa supply mo. O paano makapagtitinda naman yung mga tao mo kung wala kang mga stock, wala kang mga supply ng mga, halimbawa yung mga ingredients. So wala rin. Wala nga rin silbi pagka marami kang outlet at hindi naka-intact yung mga stock mo. So mayroon talagang sistemang sinusunod. Kagaya ng first in, first out na tinatawag. So kung marami kang outlet, ay siyempre kailangan i-monitor mo yung mga produkto mo, yung stock mo. Halimbawa may dumating na mga manok, tapos may mga natira, paano mo aayusin yon? Meron kang dapat na gagawin doon sa mga natira, at halimbawa ay mayroong parating na mga deliver. So paano mo gagawin yun? So yun ang doon mo gagawin yung first in, first out na tinatawag. Maraming dapat isaalang-alang ang isang nagninegosyo kapag marami ka ng outlet. So yung nga ang tawag doon ay sistema. So sa amin ay ganun nga ang ginagawa namin, at hindi lang ako yung nagmamanage ng negosyo namin, kundi kasama ko yung aking kabakot, na kaming dalawa yung nagmamanage. Bagaman mayroon pa kaming mga negosyo na ginagawa at pinaplano, kasi sa atin kasi hindi lang dapat isa yung negosyo natin, halimbawa kami hindi lang naman fried chicken yung aming negosyo. Meron pa kaming mga ibang negosyo. Yan. Pero fried chicken lang talaga ang number one na aming negosyo, mga kalakay. Ayun yung tinatawag nilang additional income, o di ba? Additional income.
So ganun ang ginagawa namin. So mga kalakay, sana ay may napulot tayong idea sa videong ito. At sana ay nandyan pa rin kayo mga kalakay na sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Salamat sa inyong panunood at laging pagsuporta at laging pag-like sa ating video. At marami pa tayong ibabahagi o si-share na mga kaalaman tungkol sa ating pagninegosyo, lalo na po sa ating negosyong fried chicken. So hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat at magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye! Pagkain baka, maturo ka. Tignan nyo naman mga kalakay o yung kabagot ko, ang sipag-sipag. Gabi na eh. Mga alas 9:30 na. Naglalaba pa rin. Kanina eh, nagtinda pa siya sa isang pwesto namin. Kasi may sakit yung isang taga-tinda. O, siya muna yung nagtinda. Baka magkasakit ka niyan kapakad. Wala kasi nga o. Malaki pa yung muscle ko sa'yo eh. Uy, lumalaki na nga yung muscle mo ah. Natutulog na sana ako eh. Bakit? Naalala kita eh. Bakit di ka makatulog pag wala ako? Oo, oh, nahihirapan akong matulog pag wala ka sa tabi ko eh. Tapos na yan. Ang daming labahan eh. Mga kalakay oh. Oh, ang dami pang labahan dyan. Ang dami pang labahan. Ano kaya yung mga labahan na yan? So ay may negosyo yung mag-ina ko ah. Dalawa yung ring light ah. Ano ba yung binabalak tong mag-ina ko? Matulog na tayo kapag.